Hello guys, good morning sa inyo lahat. Ngayon po, andito ako sa office sa nating kaibigan, sa nating member na Rebuff Cavite, si CRB Liberato Bantay. Ito po yung kanyang office, yung Equisite Realty. Yan guys, ito isang tao ito, napakasipag po talaga ito, napakadiskar po sa buhay. And sa mga nahangaan ko pag sa training, napakalupit po ito. Ngayon, may kunting small talks about sa business. Pasukan po natin. Andito rin po yung ibang tropa, kagaya na Sir Al. Ayan, kagaya na broker. Silipin po natin ang office, sir. Tara. Ayan, wow, at paganda. Mag-imbago po office, sir. Ito po mga staff niya. Kaya na rin yung registration. Hi, ma'am. Kawal po kayo sa ano, babi ng broker. Ayan, mamaya na sa YouTube po tayo. And guys, silipin natin ang office niya. Ayan, yung and ito po yung mga ito yung mga gwapo natin kaibigan. Ito po yung order ng Equisite Realty si Sir ito si Sir Al. Al, pero napakalakas pumunta nito. Lapit ito. Idol to idol. Punta po kayo sa office namin yung pa-accredit sa building block. Ayan. Build to sale. Ah, build now, pay later. Build now, pay later. Ayan guys, ito. Akarin tayo dito. Ayan guys. And syempre, may handa siya ng mga kakanin. Magkakape po kami ng Botanica Live Coffee ng New Life. Magsasain pa yung mga yan. Mayroon din po tayo juice. Juice, Botanica Live Juice. Ayan guys. Kumusay natin siya. Tips. Pero kaya na tayo mag-pick up ito. Sige, pick up tayo. Pre. Okay, Mr. Pray, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa pag-iing niya, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Pagkakataon na ito, na kami ay nagkaroon ng fellowship, kuntuhan, Panginoon, paano-paano, at pag-uusap patungkol sa mga business na pinagkaroon dito sa amin. Bigyan niyo po kami ng kakalimuhan sa lahat ng mga gagawin namin, sa mga decision meeting, Panginoon, pag-collaborate na namin mga business. Dalangin po. Ayun, guys, interview natin ng counting ano si si Sir Lee. Sir, bagi lang mo kami ng idea about or ano ba yung maasa natin sa Equisite Realty sa built-in pay later. Pwede mo bang bigyan kami ng idea? Okay. At invite mo na rin sila. Matawag si Sir Alan. Si Sir Alan Lumboy. Parating po Sir Alan Lumboy. And yan ang kanyang Sir, mahanap ka lang ng kaibigan mag-double park within yung Sir, isang Alcaro, isang top na seller natin ng ano ng sari-saring project din, lalo na po sa CNC, di ba? Kumakaano lang. Kumusta ang buhay natin, Paragoy? Ayos naman, Paragoy. Yes. Kung ano bang focus natin ngayon? Nagpa-try tayo sa well, sa ngayon, nag-traditional business ako nung magsimula ang pandemic. So, ayan, coffee tayo. Furniture making ang aking wow. Business. Pwede natin ikunik yan, yun pala eh. Yes, ang lapit na. Sige, pag-usapan natin yan. So, ayun. At natutuwa ako at nandito tayo ngayon kay Sir Levy. Sa kanyang build now pay later, malaking bagay yan sa mga katulad natin na yes, oo. May mga kliyente na bumibili ng lote lang na wala pang ganung instant na hawak na pera para ipagawa yung kanilang building o bahay. So malaking tulong yan sa isang pagkakataon na ito. Sana mas marami pa tayo mabenta na lote. Malaking marami ng hasil. Yes, and invite mo sila sa iyong ano, sa iyong furniture, ang pangalan ng furniture. Invite ko kayo, check niyo ang aming page, Apex Woodworks. Makikita niyo din yung iba't ibang klase ng furniture. Lahat, dining, office table, bed, anything under the sun na may pinapakalsa sa woodworking. So meron tayo dyan. And may showroom kami sa Arnaldo Highway. Wow, actually, yung showroom na yun is hindi lang sa malapit ka sa akin ah. Ano rin yan?
mini resto bar. So pwede kayo kuminom doon, pwede kayo kumain. Promise, masasarap ang pagkain. Ah, ayos ba? Pumunta ako dyan, malapit din sa akin yan. Makikin nyo ba yung anong klaseng furniture meron kami? Kasi yung pinakainan nyo, hindi yung mismo pwede nyo order. Ano pangalan naman? Parang ang pangalan naman nun ay Apex Food Hub. Look ito, daming negosyo. Ayun. I don't. Yung ating pinagkakabalahan mo. Yes, sir. Wow. Besides sa pagbibayaran. Look ito, look ito. Konti-konti. Galing. Apex. Again, Apex. Ano? Apex Woodworks. Ah, Apex at saka Apex Food Hub. Wow, dalawa. Magkasama. Showroom. At the same time, resto bar yung wow, Apex Food Hub. Galing. So, sayang yung pwesto kung hindi natin. Idol talaga ito si Sir Al. Idol yan. Si Sir Al pala kilala. Kailan din siya ni Sir Jok? Oo, si Sir Jok. Shout out kay Sir Jok. Sir Jok, ayan. Makikita mamaya, nakaki-post natin to. And yan. Salamat po. And Apex Woodworks. Yan. Yan si Sir Al. Visit natin siya. Ilalagay ko po sa comment section yung kanyang name ng business. And para makapag-inquire po kayo, pati po yung contact number, ilagay po natin dito sa ating YouTube channel. Guys, thank you very much. Yes, sir. Ayan, guys. Hi, sir. Ay, ito pa. Ayan, magkakape muna po kami ng Botanical Light Coffee. Ayan, kasama yung ating mga... Sir. Pagka nagkasama-sama ito eh. Murado. Sige. Diyan ka doon sa gitna. Ayaw ko pa sa kapat. Yung mga... Big time daw dyan sa... Big time. Akseya, oh. Pakita natin, Akseya. Ito mga... Guys, ito ay fellowship ng mga broker. Actually, mabibitin ako ito kasi may mga konti tatakbo na ako pauwi. Kasi ako po ay ako ay host mamaya ng aming GMM. So, mabibitin ako sa aming banding. So, marami pa ng oras. Pero at least yan. Bakit? In-host ka pa rin ba? Ito si Sir Al. Sumuwalan na kami lahat sa... Ayun ba? Isang taon na akong hindi nagbibenta. Si Sir Alan, napakalaki okay. Kumenta rin, no? Bago. Ito ang pina lang. Nagbibenta pa rin. Iba yung focus ko ngayon sa akin. Mga ano na to eh. Okay. Nagpapamakon na ako sa... Sir, dalawa eh. Tikman mo yung coffee natin. Ah, okay. Ano yan, ating ano. Ano yan, mga mabisa yan sa ano, sa mga arthritis, yung mga mga... Magpapangkon nga ako dito sa dalawa kaya ako, pero sa langgas ay kumanta ka tira? Oo. Guys, interview muna. Okay ka, interview natin si ang ating kaibigan natin si Liv. Si Bob, mamaya wala tayong oras sa kwento. Sir Liv, information lang. Pwede mo bang ikwento? Ito, yes, sorry. Ha? Ay, natapon. Right issue. Pero nga na, ano? Sa akin ba sa'yo. Baka naka-live tayo ah. Sige, papatayin ko yung naka-live. Nag-promote na naka-live ng business eh. Sorry, sir. YouTuber ito ni Sir Jerry. Panatala yung ano. Ayaw ka pala. Sige, sir. Wala ako sa real estate ngayon. Akin, ano lang. Ayan. Ano-ano lang. Sige, pati itinrabihin natin. So. Walang ganunan. Ano lang? Ako na? Ikaw na. Ay, tanongin natin. Sir Leaves, kumusta yung bagong business, ang bagong office mo? Ano ba yung may alok mo sa ating mga kaibigan broker? Ano ba yung exquisite realty? Ano ba yung talagang focus mo? Mapapansin mo, may mga pala kami. Ayun, yung mga pala. Mga ginto yan. Isasanglak namin yan, yung mga pala. Ayan. Ang pinaka-ano talaga namin dito, inaalok sa mga kapwa broker at mga iba pang ahente, is yung build no pay later. Ang pinaka-prerequisite dyan is dapat may lote yung kliyente. Lote na may, ano na, clean title. Kasi ipapasok din sa eventually sa banko, may tie-up kami ng banko na mag-a-approve. At saka siyempre dapat ano, dapat qualified for bank loan. May lote na may clean title at qualified for bank loan. Yun lang naman yung pinaka-ano niya. Para ka din kumuha ng bahay. Ang ano lang, ang ida-down mo lang is 20% down payment. Kasi usually may lupa pero walang pampatayo ng bahay eh. So, ipon ka lang ng 20%, yung 80% ipapapinas. Pero at the same time, nakapinas na collateral yung partly collateral. Ang titulo, nakapangalan pa rin siya, no? Pero magkakaroon lang ng encumbrance sa likod na naka-mortgage siya. Wow. Pero hindi yan ipapangalan sa banko or whatsoever. Sa kanya pa rin. Tapos, dapat may work pa rin, no? Ah.
Para kami kukuha ng bahay kayo. Income pa rin pa sa'yo. Naka-on din tayo. Sir, meron pa rin sa approval ni bank, di ba? Opo, meron pa rin. Meron pa rin yung tie-up na bank. Ano naman yung may tutuloy? Tapos, pero kung kunyari ako, tie-up din ako sa bank. Siyempre, katulad nyo, siyempre. Walang problema. Koreano tayo. Tapos meron kami, ano, may project nga ako na build and sell. Nagbago kasi yung buyer. Supposed to be re-reserved na yung papatayo naming bahay sa South Plains. Ang lot area is 120 square meters, floor area is 82, complete type of turnover, 3 bedrooms to toilet. Ang price na sa amin is 3.8, complete type yun. Ikumpara nyo sa ibang subdivision, ganun kalaki. Tapos along the highway yung subdivision, along the highway, 5 million, 5 hanggang 7 million, yung ganun kalaki yung bahay. Sa amin 3.8 million, papasok dun sa bangko ng sila. 8 months ang gawa ng bahay, gawa na yan aray. Pero pag in-reserve siya on a pre-saving stage, yung hindi pa nako-construct, 3.8, magkakaroon siya ng 50,000 increment monthly. Wow, ganun. Pag-RFO na siya, 4.2 million. Ah, tumataas talaga, may estimated talagang value, no? E paano naman, sir, ano naman yung mga, what is in it for us broker? Ganun din sa commission rate supply. Wow, pero meron din tayong culture na niya. Supposed to be, ang usapan namin ng engineer, engineer, 7 engineer yung kapartner ko eh. 5% lang sana yung binibigay, pero alam ko naman na sa mga broker ay maliit si 5%. So parang, kasi ayaw namin na parang tatagain na yung presyo na. Kasi ang commission natin, ipinapatong lang din eh. Oh, pwede kami magbigay 8%, 10%, kaya lang kawawa yung kayo. So ang naisip ko, hindi kami magbabago ng presyo, pero hanggang 6%. Yan, magandang balita yan. Actually, hindi na ako kukuha. Parang, ang isip kasi dati, pag may na-recruit akong broker, mag-override ako. Hindi na. 5.5 lang, or 1%. Hindi na. Ang usapan is yung 6%. Kung ako makapinta, 6%. Ah, yung tama. Yung broker, 6%. Ang pinakatita ko na lang is ang tita ng company. Wow, galing. Tsaka yung personal mo, dami mong bayad. May natapos kami sa Amaya Gentry, tapos na. Tapos ang dami mong notice sa Santa Lucia. Oh, ito. Natural, tapos seller po itong Santa Lucia. Yung sa namin ngayon project kasi nagbago yung client, supposed to be re-reserved na magpabayad na okay na plantado na sa 3.8 million. Ngayon, nagkaroon siya ng idea na parang mapapamahal sa ganun. Siyempre, kikita nga naman yung company pa. Tapos mo dahil pa ano. Sabi niya, sir, bibili na lang kami ng lote. Ikakas namin. Papatayuan na lang namin sa inyo. Ay, okay na. Sa amin pa rin naman ipapatayo. Okay lang. Pero, kumbaga, yung interest na banko. Sila na bahala sa banko. Okay. May nakita ko sila eh. Ikakas nila yung lote. Tapos, babayaran din kami ng banko pagka nagawa na namin yung bahay. Ayan guys. Pero open pa ngayon yung isang bahay na i-build ang sin namin. Kasi sige. Ano yun eh, lote ko na pagtatayuan ng bahay, tapos meron ako nakuha ng kapitalista class ako. Parang nag-combine kami ng puhunan. Ayan guys. May pampatayuan ng bahay ko. Matatapos yung bahay 100%. Pagdating po ng araw. Hindi siya magkakaroon ng aberya na hindi matapos. Matatapos talaga. Kahit walang bayar, gagawin namin. Exquisite land development corporation ba ito? Yes. Pagdating ng araw po ito, isa sa titi nila in development. Pero in development ito. Amin, isa po sa talaga titi nila. ER lang talaga, ER marketing. Initial namin yun, mga incorporators. Enrique, Libe, Romuel. Ah, kaya pala. So, isa sa aabangan natin magiging big names in development. So sa mga ano ko, sa mga kapwa ko na broker, pagka gusto niyo pong magpa-credit ng build no pay later. Madami ngayon build no pay later, pero matataas yung price nila per square meter ng pagtatayo. Ayan. Kasi accredited ako sa ibang mga build no pay later eh. Ang price range nila 28,000 to 35,000 per square. Sa amin 18,000. Ah, murang mo. Immigrant to 25,000. So, brother, ilalagay ko yung iyong contact number dito sa comment section. Yeah. Para kontakin nyo lang po si Sir Libby for accreditation. Oh, yeah. And yan. Siyempre, more on Cavite area kasi dito yung office niya. And mapalad kami. Dito si Sir Al, si Paris Al, Alan Lumboy, and Al Perol. Ayan, mga halimaw sa bintahan. Ito dalawang ito. Mga idol ko eh. Alam mo guys, ako tagapalakpak lang ito dalawang ito kapag katawag sila. Pagkain, tayo lang yan. Tagapalakpak ito si Sir Alan.
Galing nito, ang galing. Kababago lang niya, pero hataw ang beteto kasi magaling po yung management niya. And then, syempre, itong si Sir A, ayan, Alperol, itong malapit na yan. Ayan, yan. And, kaya guys, check nyo lang comment section and for accreditation purpose, contact us. Thank you so much. Hindi, magdudukwanan lang doon sa likod natin. As in, abutan lang, parang padir lang yung pagitan. Yung pinagtipirin namin bagong building, ang renta is 15,000. Wala pang kalahating ito, malit lang. Pero yun lang yung nasa isip namin. Tapos, kinukontak namin ng kinukontak yung may-ari. Wala, hindi pa daw pinaparintahan, gano'n. Tagal-tagal, kasi nainip kami. Tapos hanap kami dito, ama, ito pala, makikita. Actually, yung kabila nito, maliit lang yan, mga kalahati lang ito. Mura lang yan eh. Sabi nung gano'n, parang masikip. Pagdating dito, nalawag. Pareho lang ang renta doon sa pinapangarap na. Pareho lang yung renta. Totin na, galing. Sobrang laki. Oo, galing. Congratulations pa rin. Ito na lang kami. Sige. Sasamantali ko pagkakataon na kasama ko itong mga idols sa bentahan ito. And guys, interview natin ng kunti si Sir Alan Lumbo. Ito yun. Hindi ko pa siya nakakausap sa personal. Yan, ako rin tagapalakpak lang ako pag tinatawag sila sa awarding eh. Sir Alan, pwede bang makahingi ng kunting ano? Kunting idea kung paano maging isang Alan Lumbo at kumataw sa bentahan. And kitang-kita na mo, kaka-start mo lang pero hataw ang benta. Ano ba yung sekreto na isang Alan Lumbo? Actually, tinignan ko lang si Sir Alpero. Ito si Sir Alpero. Yun ang kwento noon. Nung time na nagbago yung realty namin way back March 2019, then naghahanap kami, nakakatagod din kasi yung maraming real mga leadover. Tama. Kami ng leadover na makakausap. Then nakausap namin si Chanel. Tapos punta siya sa office, nagulat kami kasi agad-agad ang message ko siya. Tapos sabi niya, sige, pag-aak bukas. Then yun, nakapasok pa rin mga June natin, no? 2019. Then nagulat ako no, nung first meeting namin sa Rinaldo eh, along Max Restaurant. Tapos nung dinidiscuss yung mga benta nila Sir Al, naku, nakakalula. Ito talaga ang limaw, no? Ito talaga. Ito Sir Al noon. Tapos in-house pa kasi kami noon. Then with the management, we decided na mag-lumabas para mahawakan namin din yung ibang mga projects. Then yun, maganda naman kahit paano eh, naka-isa na rin kami sa mga kilala sa mga projects, especially Axia and mga solar, Imperial Homes. Yun, nakakatuwa kasi una, akala kasi ng mga ibang ahente, mga kami, mga developer, mga may-ari ng realties, magkakaawa. Pero, magkakatropa yan eh. Pero sa tayo yung ginagalawan. Hindi nyo lang alam kung gaano kami kukunin. Magkakasama kami yan, na-inspire na ng bawat. Yes, tama. Galing. Ang maganda sa ganitong negosyo. Kasi una, lalo-lalo na ngayon, pandemic, di ba? Ang dami nawawala ng hanap buhay. Pero sa amin, hindi lang kami mga retro, kundi even mga supervisors namin, na-inspire sila kasi nakakapagbigay na sila ng tabaho sa mga, lalo na mga housewife o yung mga walang pinag-aralan din. Tapos yung mga nasa bahay lang, nagkakaroon sila ng chance. Kaya I'm encouraging everyone na kung kayo na wala nang hanap buhay, kung may negosyo kayong bumagsak, lalo na yung pandemic, baka pwede nyo i-consider ang real estate. Sino man sa amin, masisigurado namin na dito is talagang hindi perang habo namin kasi una walang membership. Kundi bago pa kayo kumita, mga isang buwan, dalawang buwan, nagpagod na kami sa inyo, tinayin na namin kayo, pinamerenda namin kayo. Ganon yung maganda ng tulong sa district. Walang membership. So, hopefully, kontakin nyo kung sino man yung mga kilala nyo sa real estate. Then, as soon as possible, kasi bakit? Akala ng iba, bagsak ang real estate ngayon, hindi. Kasi mga mapipera sa Manila na nakakondo, takot sila na pipindot ng elevator bago bababa. Ngayon, nilalabas nila mga pera nila sa banko, makabili lang ng RFO, ulitin ko guys, RFO, within the Manila, labas sa Manila, para takot na kasi sila doon. Kaya ngayon, sa totoo lang, ang real estate sa mula ng COVID last year, mas lumakas. Hindi siya bumagsak, kundi sa amin, 2019, walang COVID.
mga 256 million yung pera namin. Wow! Grabe! Pero nung 2020... Parang Alperol din natin, ha? 2020, dumuble siya. To be honest, nag-600. Grabe talaga! So, I'm telling everyone, kasi walang membership dito, try na lang kayo. Thank you so much, Sir Alan Lumboy. Ano nang real estate? Jumpstart Real Estate and Services Corp. Yeah, ang galing. Ito yung ato yung mga idol sa bintahan. And syempre, ayun nasa likod ko si, ayan, si Ma'am Ivy. And wow, ganda na yung uniform nila, di ba? And guys, thank you so much for watching. And sa mga hindi po nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe na po kayo and kwentuhan po tayo. Thank you, bye-bye! Subscribe, ring the bell, mag-like, comment, at i-share mo na.